What's up guys and welcome back again sa aking YouTube channel na Jobs TV. And nandito pa rin ang inyong cosplayer and vlogger na si Jobit. So today guys is medyo serious ang topic natin. Kasi nga, kaya no comedy muna, okay? Wow! Kumbaga, serious tayo ngayon. Kasi ang topic ko for my vlog today is about coronavirus. And specifically, the 10 positive effects of coronavirus. Okay? So guys, manood kayo nito and alam ko marami kayong matututunan, especially ngayon na dumadami na rin yung cases. So ano pa ba? Intro muna tayo guys! At kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko or napadaan ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe and pakihit na rin yung notification bell para updated ka sa mga videos na aking i-upload. So today guys, alam naman natin na dumadami na yung mga cases ng coronavirus sa labas kasi nga, di ba? Bawal lumabas eh, bawal lumabas. Pero bakit ang daming lumalabas, di ba? Bawal lumabas. Sabi nga ni Kim Chu, bawal lumabas. Diba? Kaya ngayon guys, umabot na ng I think 70,000 plus na yung may coronavirus. Oh, and sobrang no! Nakatakot isipin na talagang kumakalat na talaga siya. And kaya gumawa ako ng video na to is para magsilbing voice of hope sa lahat and para magsilbing boses, di ba? Kaya nga tayo nag-vlog para magkaroon tayo ng sarili nating boses para maipahayag natin. Okay? And sa lahat ng mga pinagdadaanan ngayon, especially yung mga nagka-COVID, so ipagdasal natin na gumaling sila. And syempre, para sa lahat, sa buong bansa, eh, sana matapos na rin ito. Challenges lang to sa buhay natin, lalo na sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, buong mundo itong COVID. Sana malampasan natin. And alam ko naman, walang binigay na pagsubok na ang Diyos na hindi natin kayang lampasan. Okay? So, ang topic ko for today is 10 positive effects of COVID-19 to planet Earth or Philippines sa buong mundo. Okay? And then, basically, ang topic na to is disclaimer lang kasi baka may masabi akong hindi maganda, di ba? Kasi ang COVID, syempre, negative yan effects sa lahat. Pero, meron din siyang positive effect sa buong mundo. And ito yung itatakil ko ngayon. And alam naman natin na hindi talaga maganda yung COVID. Alam natin yan kasi virus yan eh. Pero meron din siyang positive effect sa atin mismo at sa buong planeta natin. Okay? So ngayon, i-discuss ko siya isa-isa. So, let's start! Okay guys, so ang number one effect ng positive effect ng COVID sa planeta natin is yung kalikasan is nakakahinga siya and ang mundo is nakakahinga. So kung makikita niyo especially sa Manila na sobrang overcrowded before dahil nga sa COVID naka-lockdown yung iba and naka-quarantine. So kung makikita niyo yung ibang lugar, mga places doon, kasi nakahinga talaga yung kalikasan, nawala yung pollution. Tapos yung mga puno is talagang lumakis, ano sila, kumbaga tumubo sila na maayos. And yung ozone layer din natin is kumapal. So, isa yun sa pinaka magandang nangyari. Yung tao is, kumbaga, mas maganda yung kinalabasan kasi yung kalikasan is mas nakapag-generate siya. Diba? Parang ganun. Okay? So, yun yung unang-una. And then, pangalawa, number two is, kay ganda ng tanawin. So kung makita nyo, ito yung mga picture na nakita ko. Ang ganda na ng town. Tanawin yung hangin, sobrang linis, di ba yung paligid. So, syempre hindi natin mapuntahan kasi nga naka-quarantine tayo. Pero kung makita nyo, para sa akin ha, environmentally is maganda yung epekto nun. Okay? Kumbaga, yung tao kasi, di ba, puro kalat, di ba? Syempre, hindi yan maiwasan yan, di ba? Pero nung nagka-COVID, okay? So, yun, mas yung earth is nakahinga siya. And gumanda yung paligid.
especially number 3 sa dagat. Number 3, gumanda yung mga dagat, bumalik yung sigla ng mga dagat. Eh kasi nga, wala nang residual waste na naitatapon. And kung nakikita sa mga pictures, mas naging blue yung mga dagat. And mas parang naka-recover sila. Kumbaga sa earth, nakahinga yung earth, di ba? So naka-recover din yung mga dagat natin. So yun, yung pangatlong magandang effect. Pang-apat na effect is sa tao naman is pinapahalagahan yung isa't isa. So syempre ngayon dahil bayanihan tayo ngayon, tulong-tulong tayo kasi nga ang kalaban natin hindi natin nakikita. So ang number 4, kumbaga connected tayo dahil kailangan nga natin magkaisa dahil nasa crisis tayo ngayon, nasa pandemya tayo. So mas napahalagahan lahat. So yun yung isa sa mga nagustuhan ko din. Their naging positive effect talaga is yung tao talaga kailangan ng unity. So ngayon, dahil pandemya, nagkaroon lahat ng unity from government officials hanggang sa mga tao sa community. So number 5 guys is nabawasan yung krimen, pagnanakaw, sugal. So any violence is nabawasan yung nagkaroon ng pandemic. So unlike before na nakagalay mga tao, syempre, may iba may bisyo, may sugal, may iba nagnanakaw, di ba? And then yung iba naman is mga krimen, so tumataas yung krimen. Ngayon, nagka-COVID, bumaba yung crime rate. So para sa akin, positive din yun na effect ng pandemic is yung crime is bumaba siya. And then number 6 is, syempre yung natin is paligid natin, especially yung hangin. So ang hangin, di ba, tayo humihinga na, di ba, sarap sa pakiramdam. Ngayon, nung nagka-pandemya, pag lumabas ka sa bahay, kung mapansin mo, di ba, yung hangin is talagang mas malinis siya. Unlike before na pollution, di ba, puro usok dahil nga sa mga sasakyan. Ngayon, mas kahit papaano, mas maganda siya. And parang panibagong simula ulit nung nagka-pandemya. Okay? And then number 7, so maraming tao ang nag-iingat sa kalusugan. Siyempre, health is wealth, di ba? Alam naman natin yung lahat. So ngayon, simula nung nagka-crisis tayo ngayon, nagka-virus, dumami yung tao na naging aware sa kanilang health. Mas pinagtuunan nila ng pansin yung kalusugan nila, and then mas binigyan nila ng pansin yung paano sila, kumbaga yung mga kailangan nila, exercise, diet, vitamins, di ba, lahat para lang sa health, blood pressure, di ba, mas naging aware sila ngayon, unlike before nung walang virus na wala silang pake sa kalusugan nila. Ngayon, di ba, mas naging advanced na talaga tayo sa health natin kasi nga napakahalaga ng kalusugan. Kasi syempre dito tayo nakatira sa ating katawan, kailangan alagaan natin. Okay? So number 8 is nagkaroon tayo ng bonding sa pamilya. Especially sa mga nagtatrabaho na matagal and hindi nakikita yung family nila, di ba? Ngayong pandemic na crisis, isa sa mga positive effect is mas nakilala niyo isa't isa kasi nga magkakasama kayo. Unlike before na may mga sariling trabaho, iba nag-aaral, busy, alis, di ba? Uwi. Ngayon, nung naka-lockdown, especially no March, April, May, di ba? Mas nakilala niyo isa't isa, mas nag-bonding. So iba, nagtitiktok pa nga, di ba? Kasi nga, mas nagkaroon ng importansya sa bawat isa. Yung pagpapahalaga. So para sa akin, is positive effect din yun ngayong pandemic. And ang number 9 guys is mas tumaas yung kaalaman natin sa siyensya or science, diba? Napapansin nyo before nung wala pang coronavirus is wala tayong pake sa science, yung karamihan na. Pero simula nung nagka-COVID, mas yung mga tao is mas pinag-aralan nila, diba? Mas nag-aral sila saan ba ito nakuha and paano ba ito maipapasa. Kumbaga mas naging aware tayo sa science, sa experiment, sa mga gamot, kung gaano kahalaga. So simula nung nagka-COVID, 'di ba? Mas naging aware tayo sa naghahanap tayo ng solusyon ngayon ng vaccine. 'Di ba? Mas nagiging familiar tayo sa
science, 'di ba? Para sa akin is positive way 'yun. Para kung sakaling matapos man 'tong COVID, eh aware na tayo sa nangyayari sa paligid natin. Okay? Kumbaga sabi sa siniskwela, 'di ba? Tuklasin natin ang siyensya, 'di ba? Wow! Okay. So, ang last na positive effect ng COVID is number 10, pumataas yung pananalig natin. Okay, God. Yes. Kasi nga, guys, nung wala pang pandemic, di ba? Ang mga tao kasi nagpapaka-busy. Di ba? Nakakalimutan na siya. Di ba? Kaya nitong dumating yung pandemic, yung crisis, kahit gano'n ka pa ka-busy, okay? Kahit gano'n ka pa kataas yung position mo, di ba? Maaalala mo siya kasi sa kanya ka ngayon kakapit. Kahit nga si President Duterte na mismo nagsabi, kailangan natin manalig sa kanya, sa itaas, di ba? Kasi sino pa ba? Sino pa bang kailangan natin sa panahon niya? Siyempre yung may likas sa atin kasi siya mismo yung maglilikas sa atin. Tama ba, guys? Okay. Kaya ngayon, ang tao mas naghanap sila ng mga sagot, di ba? Nakita ko before na na-sold out yung Bible sa isang store. Kasi nga, ang tao naghahanap ng sagot. Bakit ba ito nangyayari sa tao? At masusundan pa ba ito? Kasi nga sa Biblia, nandun na nakalagay na sa Revelations, sa dulo ng Biblia, nakalagay na dun itong pandemic na ganito. Yes, kaya kailangan mas maging aware tayo. At syempre, kailangan natin ng dasal na sana matapos na itong pandemic na to. And yun, naging positive effect is mas palapit tayo ngayon kay God kasi siya lang yung tutulong sa atin. Kailangan natin manalig sa kanya. Okay? And dun na nagtatapos ang aking vlog for today. So sana may natutunan kayo about the positive effects of pandemic. So meron siyang positive effects. Pero syempre, negative effect talaga yan sa lahat. Para sa atin, negative yan. Kumbaga, hanap lang tayo ng positive ngayong pandemic, ngayong crisis. Kasi nga, lahat is na-stress, di ba? Dahil, paano ba to? Paano kung magkasakit ako ng ganito, di ba? At least, mas nagkakaroon ng hope na balang araw is mawawala din to. Kumbaga, ngayon is pag, nasa pagsubok tayo ngayon. Kaya kailangan is huwag tayo makalimot, di ba? Tsaka, alagaan natin yung sarili natin. Yan. Yun lang yung mga tips or mga nasabi ko about positive effects of COVID-19. And pagdasal natin lahat ng mga kababayan natin na dumadaan sa pagsubok ngayon, di ba? Dahil sa sakit na ito. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe, so please subscribe and pahit na po ng bell para updated kayo. Sa mga ganitong videos, so pwede tayong mag-upload ng ganitong videos para sa inyo. And thank you, and stay safe, stay at home, okay? Bawal lumabas muna. Bawal lumabas! Okay, bawal lumabas. And thank you, and see you on my next vlog. So, malapit tayong mag-3K and monetize, so sana, mayroon mo yun. And